Hello, today we're going to discuss about supplementary angles. This is actually related to our previous topic about complementary angles. Kaya lang, previously, we discussed about the finding the derivatives in differential calculus kasi nagkaroon lang ng urgent request. Isang senior high school, yun daw kasi ang topic nila ngayon sa distance learning, or kasi wala tayong face to face ngayon, kaya yung mga classes nila pati yung mga school activities ay ginagawa online. Okay, so before we proceed to some examples, meron akong pinrepare dito ng mga figures. As you can see on your screen, itong first graph natin or first figure, meron kayong makikita dyan na curves. So lumalabas kasi na yung itong four quadrants na ito are four different right angles. So itong sa unang-una, itong sa right side, that's right angle, which means 90 degrees. Tapos ito din nakatabi niya. So 90 degrees 'yan. So silang dalawa, when we say supplementary angles, 'yan kasi yung when you add up two given angles, it should be equal to 180 degrees. Kaya sinasabi natin supplementary angle. So in this case, itong right angle na ito 90, and another one right angle sa left naman. So that's another 90. So they are supplementary angles. Okay. So ganun din dito, ito nasa ibabaw, ito naman nasa ilalim. Pero still, dahil dalawang 90 degrees 'yan, they are supplementary angles. Again, hindi ibig sabihin na kailangan the two angles are right angles. Nagkataon lang sa first ano natin, sa first figures natin. Pero kahit na yung isa ay less than 90, which is acute angle, tapos yung isa naman are more than 90 degrees, which is obtuse angle, pero ang summation nilang dalawa ay 180 degrees, meaning to say that is still, or there is still, supplementary angles. So ito naman na third figure natin, tinapakita ko lang dito na itong right, I mean itong straight line is a right angle, katulad din ito. So kaya may small curve dyan kasi ini-emphasize lang natin yung buka niya, na ang right angle, yan yung buka or yan yung angle niya. So wala rin pinagkaiba yan dito sa next picture na nakikita ninyo, na mas malaki yung curve niya. Dulo-dulo nung isang straight line, doon natin nilagay yung curve niya. Kaya lang, some people misunderstand, especially our young students. Akala nila, pagka shorter line, iba na yung angle niya. So, wala yan. We are not, when we are measuring the angle or angles, wala yan sa length ng line. Kasi ang sinusukat natin, yung buka niya. Kaya itong maliit na curve na ito, to give emphasis doon sa angle niya, ay 180 degrees yan. The same thing with this. Kahit saan mo dyan ilagay sa lugar na yan, basta tumatama siya doon sa straight line or nakakapag-produce yung first point niya doon sa second point ng straight line, that is considered to be straight angle or 180 degrees. Okay, so kaya pag nakakita kayo ng isang straight line, either horizontal or vertical, 180 degrees yan. Pwedeng dito na facing to the right or facing to the left, 180 degrees yan. Ito naman facing dito naman sa ibabaw at dito naman sa ilalim, so they are both 180 degrees. And then itong next V figure natin dito, ipinapakita lang natin yung angle nito. Kumbaga itong line na ito, pag nilapag natin yan dyan sa baba, dinikit natin dyan,
magiging 180 degrees din yan. Ano, 0 degrees. Pag inangat natin, kasi walang angle siya dahil ibinaba natin eh. Pag ito'y dinikit natin dito, 0 angle. Habang inaangat mo yan, nag-i-increase yung angle. Kasi yung buka o yung nganga, yun yung sinatawag natin na angle. So, let's say, ang value nitong angle na ito is, let's say, 35 degrees. Okay? Halimbawa, 35 degrees ito. Ngayon, ang question naman, ano yun naman yung measure ng angle na ito, yung buka nito? So, yan yung magiging problem natin. Okay? So, alam natin, ang supplementary angles, yung summation niya, pag in-add up natin, ay 180 degrees. Ibig sabihin, kung ano yung given angle natin, pag niless natin from 180 degrees, will give us the missing value or the missing angle. Halimbawa, tawagin natin itong angle 1 and angle 2. Actually, ginawa din natin ito dun sa complementary angles. Okay? Let's say itong angle 1 natin is 35 degrees and ang angle 2 natin is unknown. So, ibig sabihin, yung 180 degrees, which is the supposed to be the sum of these two angles, 180 minus yung given, yung 35, yung angle 1, will give us angle 2. And therefore, our angle 2 is 145 degrees. So, that is the measure of our angle 2. So, madali lang, di ba? So, this is 145 degrees. So, ganun lang ang ibig sabihin ng supplementary angles. So, dito naman sa next sample natin. Let's say, itong angle nito at saka dito ay equal. Halimbawa, yung inangat nito, yung iinanga or ibinuka nito, kaparehas din ang ibinuka nitong sa right natin na angle. Right side na angle. Tsaka itong angle na ito. Okay? Tapos ngayon, ang value halimbawa nitong angle na ito, which is equal dito, ay 35 degrees. Halimbawa lang, 35 degrees. Ito din, 35 degrees din. Okay? Ang tanong ngayon, ano ang value nitong remaining angle na ito? So, the same concept. So, kung yung 180 mo, na dapat total nitong tatlong angles, ili-less natin yung ano yung given angles natin or given angle. In this case, dalawang angles ang given. So, dalawang 35 degrees. So, ipa-plus natin itong dalawang 35 degrees. Yun ngayon yung ibabawas natin or less from 180. So, that will give us, let's say ito yung angle 3 natin. Ito yung angle 1 and ito yung angle 2. So, the missing is angle 3. Okay? Kasi ito, angle 1 and angle 2. Okay? Now, 180 degrees minus 35 plus 35 is 70 degrees. And therefore, our angle 3 is equal to 110 degrees. So, ito yung answer ng angle 3 natin. So, this is 110 degrees. Ayan. Now, paano naman kung halimbawang ganito naman yung situation? Instead na angle yung binigay sa atin na constant values, instead na degrees, ang binigay sa atin ay variables, 2x at saka x. Okay. So, ang first step dyan is to get the value of x. So, how do we get the value of x? Yan na ngayon pumapasok yung knowledge natin sa algebra. So, pag pinagsama mo itong dalawa, we know na 180 degrees yan. So, ibig sabihin, yung 2x plus x will give us 180 degrees. Okay?
So 2x plus x is equal to 3x equals 180 degrees. Okay, so therefore to get the value of x, you need to divide both sides by the coefficient of x, which is in this case 3. Okay, divided by 3, so both sides, so 180 divided by 3, so 3x over 3, cancel, matitira ay x. Okay, so x, and then 180 divided by 3, this is rational, so the answer of that is 60 degrees. So therefore x is equal to 60 degrees. Ngayon, kung meron na tayong value ng x, which is 60 degrees, ito na yun. So, we have here 60 degrees. So, therefore, yung 2x mo is twice the x, twice of the 60. Diba? So, 2 times 60, yan, ito naman yung magiging angle 2 mo. So, 2 times 60 is 120. And therefore, this is 120 degrees. Doble yung binuka nito sa ibinuka nito. Okay? Itong angle na ito, yung pag-angat niya o pagbuka, mas malaki ito kasi twice, 2x. Doble nito. So, ganun lang kadali. Sa next example natin, halimbawa, meron tayong ganitong value. So, may angle 1 tayo, 48 degrees, and angle 5 is 90 degrees. Madali na natin, given these two angles, makukuha natin lahat itong other angles. Kasi, itong 48 degrees, itong angle 1, is congruent to angle 4. Ibig sabihin, yung angle 1 natin is congruent to angle 4. And therefore, angle 1 is equal to angle 4. So, kung ang value ng angle 1 is 48 degrees, so 48 degrees silang dalawa. So, ibig sabihin, 48 degrees din ito. 48 degrees. Ngayon, itong angle 5 natin, angle 5 is also congruent to angle 2. And therefore, 90 degrees din ito. Okay? 90 degrees din yan. So, nakikita na natin, ang missing values na lang natin, yung dalawa. Which is congruent din, ang angle 3 is also congruent to angle 6. So, pag nakuha natin yung value ng angle 3, alam na natin yung value ng angle 6. And we can easily get the value of angle 3. Because 90, ito 90 plus 48, okay, pag in-add natin yan and then nilest natin from 180, that will give us angle 3. Parang ganito. 180, yun yung total supposed to be nitong tatlong to. Okay, 180 degrees minus, pagsamahin natin itong dalawa, 90 degrees plus 48 degrees, okay, will give us angle 3. Okay, measure of angle 3. Sa iba niya, lagyan niya ng mm. Okay, ngayon 180 minus 90 plus 48 is 138 degrees. Will give us 42. Okay. So therefore, angle 3 is 42 degrees. So 42 degrees ito. And therefore, 42 din ito. And ayan, nakumpleto na natin yung 6 angles.
Okay? So, we have another example here. We have another scenario. Paano naman kung ganito? You have 75 degrees here and this one is 105. Okay? Or I will write here. 105 degrees. Okay? Let's remove this. Ayan. Mayroon ba tayong eraser dito? Never mind about it. So, ito, 105 degrees ang value natin dito. So, ito ay 75. Ito ay 105 degrees. Yung angle 7. Mapapansin din natin. Anyway, our first step here is to get the value of angle 2. Okay? Yung angle 2 natin, yung angle 2 natin is 180 minus 75. 180 degrees minus 75 degrees. Okay, so we will get the angle 2. So therefore, angle 2 is equal to 180 minus 75 will give us 105. So this is 105 degrees. 105. Ngayon, itong angle 1 is congruent to angle 4. So this is also 75. And dito din, yung 105 congruent to yung angle 2 congruent to angle 3, meaning to say 105 din ito. Okay? 105 din 'yan. So ganun din dito, itong angle 1 and angle 8 equal yan. I mean, congruent. So, meaning to say they are equal. So, ito din ay 75 degrees din ito. Okay? Itong angle 8 is also congruent to angle 5. Kaya, 75 degrees din ito. Ito din na angle 7 is congruent to angle 6. So, 105 degrees din ito. So, kuha na natin lahat ng values. Kompleto na yung 8 given angles natin, or 8 angles given yung dalawa kanina na 75 degrees and 105 degrees, which is angle 1 and angle 7. So, madali natin nakuha lahat kasi maraming mga congruent angles. Okay, so ganun lang siya kadali. Again, kahit na complicated yung given na figures, huwag kayong ma-disappoint or ma-intimidate kasi ang gagawin nyo dyan, kailangan nyo lang i-zoom in yung, halimbawa, focus muna kayo dito sa, dito kanina sa angle 1 and angle 2. So, makikita nyo na kaagad na you are dealing with supplementary angle. So, huwag nyo munang tingnan na ganito ka-komplikado na although nag-picture out nyo na yung buong figure, pero kailangan nyo mag-zoom in pa ma-solve ninyo yung bawat angle. And you need to zoom out para makita nyo din yung mga congruent angles para mas madali ninyong ma-identify yung mga missing angles. So, ganun lang yung kadali. Or ganun yung tamang approach sa pag-solve ng problems or scenarios. Okay, so that's all for now, and bye-bye. By the way, don't forget to subscribe to my channel. And you can also share this video kahit kanino na sa tingin ninyo ay magagamit ito o kailangan ito. And hindi lang naman kasi ito pang high school. Even sa college kasi meron pa rin namang geometry. Lalo na ngayon, spiral na ang curriculum. Kaya, lahat may, halimbawa sa math, and even sa lahat ng subjects, spiral na ang approach ng curriculum. Kung sa math, may konting alam sa algebra, may konting topic sa algebra, may konting trigo, may konting geometry, may konting statistics, at yung mga senior high or yung higher level. Sa iba kasi senior high na tinuturo ang calculus.
Pero sa ibang schools na alam natin ay meron na silang pre-calculus at saka calculus. Kaya dapat medyo double time din tayo mga bata, or mag-devote tayo ng time, extra time para mag-aral. Kasi unlike during our time na pag-algebra, pag grade 7 or first year high school, second year high school, algebra, algebra ka lang. So mayroong mastery. Kaya parati ko yung sinasabi na ako personally, I don't agree with this new curriculum. Kasi nagiging jack of all trades, master of none. Unlike yung merong focus sa isang branch ng mathematics, or sabi ko nga, lahat ng subjects ginawang spiral. Kasi sa science, may biology ka na kaagad. All the biology naman talaga ang simula. Nag-biology ka, nag-chemistry ka na, nag-physics ka na din. So, ang dami mo na kaagad alam, or ang dami mo na kaagad gustong alamin. Kasi yun yung nasa curriculum. Ang nangyayari, medyo, yun nga, para sa akin, medyo hilaw, walang mastery. Although, sa next year, ganun na naman. Anyway, dahil nandiyan na yan, ang kailangan na lang natin, maging resilient, maging flexible, at as students, let's just do our job. And as mentors, teachers, hindi naman natin sa sarili teachers, kahit naman yung parents, dapat mag-ano tayo, mag-adjust din tayo, and magkaroon ng extra time para i-guide natin itong mga kabataan. Okay? That's all for now again, and bye-bye. Thank you.